Hi guys, girls, welcome back to my channel. At isa na namang unboxing video ang ating gagawin. This time, we're gonna unbox a power station. So ngayon, nag-uulan, nagbababagyo, work from home ka, I highly suggest magkaroon ka ng backup power gamit ang power station. So specifically, ito ay ang Metabunny Thunderbox version 2. So isa to sa pinakamura, pinakamaganda na power station na may bibili mo today. So ito ay sponsored ng aking trabaho kasi work from home ako at yan, nagpadala siya ng pera and I decided to go to this one kasi yun nga, mura, maganda yung features, tsaka swak na swak dun sa kailangan ko. Tara, check natin yung mga ports niya. Okay, as of making this video, price list is $9,299. This is Shopee. At ayan, yung version 2, wala akong halos nakalkal na bad reviews. Lahat positive yan. At si O2 Project Philippines ang official distributor dito sa Pilipinas ng Metabunny. At ito na tayo sa description agad, sa specs niya. So on paper, ito ay may 400 watts. Huwag nyo nang pansinin yung peak. 600, 400 na lang tayo, stick tayo doon kasi para safe. So yung battery niya is like PO4, meron siyang 3000 cycles before mag-deteriorate yung battery. 60 hertz, pure sine wave, type C, 100 watts. Ayan, so makikita nyo lahat dito, 60 hertz, pure sine wave, 400 watts, like PO4, yun yung top specs. At ito na nga ang ating power station. As you can see, and very handy. So metal yung katawan niya. Ito yung instruction manual. So very straightforward. Papinapakita lang dito yung kung ano yung umiilaw, ano yung nag-charge sa matitignan. Yan lang yon. At ito yung logo ng Metabunny. Okay. At ito ang ating charging brick. So very very premium feel. So hindi siya mukhang cheap lang, no? Maganda yung quality. Ang nakalagay dito is up to 240 volts yung input. So pwedeng sa Pilipinas, 1.5 amp at meron siyang 60 watts kung isasaksak mo siya sa outlet mo para i-charge. Yeah, very premium yung feel at yung end niya is DC barrel plug para dun sa power station. Okay, so tanggalin muna natin to. Pag-usapan muna natin to. Nakabalot siya dito, ah. Double layer dyan sa ibabaw at sa baba. So kahit magbale-balentong yan, hindi ma-harm yung package sa loob. So maganda yung protection niya dun sa box. Ito na ngayon yung power station natin. So again, metal body at very very handy. Yung lapad sa taas, wala pang isang dangkal. Ayan. Liit lang siya. Ganyan lang siya kalapad sa ano. Sa taas naman niya is wala rin isang dangkal. So even yung size niya. Pero yung haba niya is medyo mahaba. Pero handy pa rin. Ito yung handle niya, so may button dito para tanggalin at the same time flashlight siya. Touch yung pag-on. Ayan, malakas yung ilaw. So very very useful to. Let's say magsi-CR ka, brownout, tatanggalin mo lang to. Tapos ayan. So ito may prong doon para ibalik mo siya kasi i-charge niya yung handle para magamit mo para hindi siya malobat. So make sure tama lang at lapat dyan. Okay, so sa harapan yung AC natin at ito yung DC input pang charge, ito yung DC output pang DC, so 12 volts yan. Ito yung mga USB ports natin, so check natin to. So ito ay may apat na USB. So isang C, tatlong A. Ito yung 18 watt power delivery, yung may kulay. Ito yung input output, pwede mo i-charge yan pa type C na may 100 watt output. So pwede kong mag-charge ng laptop dyan. DC barrel plug, yung sinabi ko kanina, 12 volt.
Very very useful yan sa atin. Ito naman yung power button niya. No? So yung USB stays on, yung DC tsaka AC pwede mo siyang i-off or i-on. Ito yung buttons niya. Dalawa. Tapos i-on natin. Ayan, napakaganda ng animation. Yan. So itong ilaw na to, ito yung nagsisilbing battery indicator. So pag malulobat na, makikita mo na unti-unting mababawasan yung ilaw na yan. Ako kasi Hugis 2 kasi Thunderbox version 2. 100% siya kaya kompleto yung ilaw. Yung nag-animate sa taas, yung nag-charge, yun yung handle niya. So pag na-detect niya na kulang yung battery, automatic i-charge niya yung parang flashlight sa taas. Ayan. Okay, so mabiview mo rito yung wattage na lumalabas tsaka yung pumapasok. Unfortunately, hindi mo siya pwedeng makita ng sabay. Pwede mo siyang charge at gamitin at the same time. So isa lang yung makikita mo doon, one of the two. Ito yung vent niya sa likod. So very very nice, hindi siya mag-overheat. Okay, mag-test tayo ng appliances. DC fan ang ating unang itatest. Check natin kung gaano kalakas. Okay, so ito yung DC natin. At medyo matipid sa kuryente. So, yan. On natin yung AC. Isa ba yung AC? Okay, yun na. Ah, sorry. DC pala yun. Okay, ito. AC. Ayan, may kita mo yung AC nasa taas. Ayan. So, wala pang kinukon. May kinukonsume na kasi may battery to eh. Ayan, nag-charge siya. So, on natin. At handa rin natin. Ayan. So, gumagana siya. Lakas naman. At ang kinukuha niyang wattage ay 13 watts lang. So, naglalaro siya ng 11 to 13 watts. So, itong power station may 288 watt hour on paper. So, divide mo lang 288 divided by 13. Ganun katagal mo magagamit yung DC electric fan. Pero on paper lang yan. Syempre, may mga power losses pa. At yung syempre yung chinacharge niya lagi na handle sa taas. Check natin kung mag-work sa by USB. Charge ko lang tong phone ko na ginagamit natin kasi low bat siya. Ayan. Check natin kung gaano or ano yung maidadagdag ng phone. Fast charging. So 13 plus yung fast charging. Ayan, 16. Almost 3 watts lang yung dinagdag. Okay, laptop tayo. 45 watt yung charger. Check natin kung ano yung makukonsumo. So hindi muna natin i-on yung laptop. Naka-charge lang muna ng walang load. So plus yung phone, ang kinukuha natin ay 47, 43, 49. So 50. Ayan. Plus yung phone ah. So may phone tayo yan. Pero ayan, 50 watts ang pinakamataas. Okay, again, so wala pa tayong load ah, hindi pa to naka-on. So depende yung sa task na gagawin mo, tataas pa yung 50 watts na yan. So I highly suggest, pag puno na yung laptop, tanggalin mo sa battery, mag-work ka para hindi nasasayang yung power dun sa power station. Para at the same time, tatagal siya. Pag low bat, work ka ulit, saksak mo, ganun lang. Para tumagal yung power station at syempre, meron ka pang, pwede mo pa siyang isaksak ulit pag low bat na siya. So yung kung laptop mo ay mayroong capability mag-charge ng power delivery sa type C, ito, meron tayong C2C cable. Check natin kung gaano kataas yung kinukonsumo. Ayan, dito sa type C, 100 watts yan, yung kayang ibuga ng power station natin papunta sa device mo. At check natin to. Nga pala, dito sa laptop ko, hindi siya magcha-charge nang hindi naka-on. So, kailangan natin siyang i-on. As you can see, walang kinukonsumo ngayon dito na watts yung laptop sa type C to C. So, i-on natin and then check natin kung gaano kalaki. So, medyo magastos to kasi ayun niya. Kanina, yung AC, pwede siyang i-charge nang naka-off yung laptop. Sa C, hindi siya mag-charge nang hindi naka-on. So, ayan, naka-on yung laptop, nag-charge. At ang kinukonsumo natin, 85. So, type C to C, 100 watts yan. Yung kayang ibuga nung ating USB-C
from the power station going to your device. So, medyo malakas to kasi nga naka-on na yung laptop. 7689, 7061. So, magbabago pa yan. Mag-fluctuate talaga kasi nga connected sa internet. Depende pa dun sa ginagawa mo. Ayan. Ganyan siya kalakas. Pag type C to C. Pag naman, I'm sure, pag AC, ganun din naman yan. Depende. Again, depende sa ginagawa mo sa computer or sa laptop mo. Okay, compare natin again yung AC tsaka sa USB-C. Ayan, yung AC, naka-on na yung laptop niya na, 43, 49 yung kinukonsumo versus dun sa C. So, ayan, mas matipid si AC pagdating sa charging. Okay, testing naman tayo ng electric fan. So, ito yung industrial fan na 70 watts. So, yung power station mo, pag hindi 60 Hz at pure sine wave, masisira yung electric fan mo. Fortunately, yung power station natin ay 60 Hz at pure sine wave siya. So, safe na safe siya sa electric fan. Check natin kung ano yung kinukonsumo niya pag sinaksak natin yung electric fan. Siyempre, pag mainit, brownout, may mga bata, alam mo na, kailangan niya ng ventilador. Okay. So, check natin. Kinukonsumo niya ay 70, 69, 68. So almost 70 watts yung kinukonsumo niya. So walang ugong yung electric fan, kayang-kaya niya. Ayan. So nagbabago yan syempre dun sa lakas ng hangin. So nakasagad siya ngayon, 66 watts yung kinukuha, 68 tumataas. So almost 70 watts. Test naman tayo dun sa DC niya. So yung DC niya, hindi kasha yung regular DC niyo na kailangan niya ng adapter. So mga 2.5 yung sukat. Ito, meron tayong adapter. Kasi medyo malaki yung ano niya. Ayan. Tapos saksak nyo lang yung DC nyo. So gagamit tayo ng bumbilya dun sa DC. Check natin. Maganda to pang ilaw-ilaw. Tipid to. So hindi ko alam kung sira pa tong DC na bumbilya na tetestingin natin. Pero hopefully gagana siya. So on muna natin yung DC, syempre. Ayan. Okay. On na siya. DC. At pailawin natin. Umilaw na pala siya. Medyo mahina lang yung bumbilya natin eh. Pero check natin yung isa. Meron pa isa rito. Ayan. At ito. Umilaw naman. Tama lang. Tamang ilaw lang. Ilang naman ang kailangan natin eh. Ayan, medyo kulang na yung bulb niya. So, ang kinukonsumo nito ngayon is almost zero. Kasi nga, medyo, ano na, dispali nga ito. Pero at least gumagana na yung ating DC port. Okay, so ayun nga, si Thunderbox version 2, 400 watts, 60 hertz, pure sine wave, LiPo4 yung battery. So, yung 400 watts yung AC, yung USB, tsaka yung DC. Basta 400 watts yung kinukonsumo mo. Kaya ba yung desktop? Kaya. Basta ba 400 watts lang yung kinukuha mong power eh. Kaya ba yung mga appliances? Basta 400 watts po. Huwag po tayo lalabas ng 400 watts. Safety feature nito is mamatay pag sumobra sa 400. Pero then again, huwag mo nang ipilit kung mas mataas doon. Ngayon, yung charging nito from 0 to full sa AC, 5 to 6 hours. So kung mag-charge ka ng solar, again, nakadepende sa solar panel at sa lakas ng araw. So kung work from home ka at yung budget mo is 10,000, I highly suggest at recommend ito na. Ito na yung kunin mo kasi napakaganda, maganda yung features at sulit naman. Makocover ka na nito sa buong ship mo at baka kinabukasan ay magamit mo pa siya. Depende, again, depende sa load mo, kung tagasabay mo yung electric fan, TV, internet, lahat, eh, syempre, hindi to tatagal ng ganun katagal. Yung mga tips siguro, yun nga,
once na nakasaksak at pull bar na yung device, tanggalin mo na lang at saksak mo na lang ulit pag lobat na siya para hindi ka nagsasayang ng energy doon sa power station. Highly recommended din to sa mga bata sa bahay. At least di ka na magpapaypay, syempre mainit ang panahon, saksak mo ng electric fan. So palag na palag to sa mga branded. Hindi to sponsored ah, hindi to sponsored na video. Gusto ko lang i-share yung purchase sa mga, of course, may mga bata sa bahay at sa work from home na mga tao gaya ko. Highly recommended tong device at as you can see, metal body at darating sa iyo na safe yung mismong item kasi sa kapal nung packaging niya. Ayan, nakabalot siya sa ganyan. So yung ibang mataas ng capacity na ibang brand is lampas 10,000. Ito is less than 10,000. So 9, kung may budget ka na 9,500, I highly recommend ito na yung kunin mo. Lalo na kung work from home ka or kailangan mo lang ng power station, napakaganda ng specs, maganda rin yung kanyang weight at very very handy ngayong 2024. Still sulit, lalo na may bagyo at you know, rotating yung brownout. And so pag di tayo nakalagin, lalo na sa mga work from home, wala tayong bayad, wala tayong syempre panggastos. Okay, so hanggang dito lang muna yung video natin. Please like, share, subscribe, comment down below, hit the notification bell para sa future unboxing natin. Hanggang sa muli, happy charging!